What's up guys? Welcome to my channel. Ngayon, pag-uusapan naman natin ang comparison ng dalawang Honda scooter. Ang Airblade at ang Click 150i. So, bakit same brand? Wala lang. Trip ko lang. Day joke lang. Para lang magka-idea tayo kung sino nga ba ang sulit sa dalawa. So, bali pag-uusapan natin yung pagkakaiba ng specs, features, at price nilang dalawa. Siyempre, bago tayo magsimula, intro muna. Welcome to my channel, Earth at TV. Thank you for supporting me and following me. Don't forget to subscribe, like, and share. Thank you very much. So guys, simulan natin sa engine. Pareha silang liquid cooled, 4-stroke, single overhead cam, at ESP, or yung Enhanced Smart Power. Pareho silang under 150cc category. Sa bore and stroke, pareho silang 57.3mm by 57.9mm. Sa max power naman, si Airblade merong 9.6 kW at 8,500 RPM. Si Click 150i naman merong 9.7 kW at 8,500 RPM. Sa max torque, si Airblade merong 13.3 Nm at 5,000 RPM. Si Click 150i naman merong 13.4 Nm at 5,000 RPM. So, pareho silang fuel injected. Pareho ding electric start yung starting system. So, same na same lang yung engine nilang dalawa. So, tignan naman natin yung dimensions ng dalawa. Sa haba, pareho na silang 1,919 mm. Sa lapad naman, pareho na silang 679 mm. Sa taas or height naman, pareho na silang 1,062 mm. So, same na same din yung haba, lapad, at taas nilang dalawa. Sa seat height naman, si Airblade merong 773 mm. Si Click 150i naman merong 769 mm. So halos same lang sila ng taas ng upuan. Sa ground clearance naman, si Airblade merong 139 mm. Si Click 150i naman merong 132 mm. So, halos same lang sila ng taas ng ground clearance. Sa fuel tank capacity naman, si Airblade merong 4.4 liters. Si Click 150i naman merong 5.5 liters. So, mas malaki ng 1.1 liters yung fuel tank capacity ni Click 150i. Sa weight naman, pareho na silang 130 kg. Sa compartment, si Airblade merong 22.7 liters capacity. Si Click 150i naman merong 18 liters capacity. So, mas malaki ng almost 5 liters sa compartment ng Airblade. So, tignan naman natin yung suspension, tires, at brakes. Sa front suspension, pareho na sila naka-telescopic fork. Sa rear suspension naman, si Airblade merong dual shock. Si Click 150i naman meron lang single shock. Sa front tire, pareho na silang 90x80 na 14 inches tubeless tire. Sa rear tire naman, pareho na silang 100x80 na 14 inches tubeless tire. Sa front brake, pareho na silang naka-hydraulic single disc brake. Pero si Airblade lang ang merong ABS. Sa rear brake naman, pareho na silang naka-drum brake.
So guys, tingnan naman natin yung features ng dalawa. Parehong silang keyless na merong smart key system. Parehong may idling stop system. Parehong naka-digital panel. Parehong naka-LED ang head at tail light. Parehong dual headlight. Parehong naka-enhanced smart power. And si Airblade ay naka-ABS ang front brake. At merong power outlet. So kung titignan natin yung features nila, eh lamang si Airblade. So tignan naman natin yung price difference nila. Ang SRP ni Airblade ay 109,000 pesos. Ang SRP naman ni Click 150i ay 98,900 pesos. So mas mura ng 10,100 si Click 150i. Tignan naman natin yung color variations. Si Airblade merong 3 color options. Ang black, blue, at red. Si Click 150i naman meron din 4 color options. Ang gray, red, white, at black. So guys, isa-isahin na natin yung mga advantages nila sa isa't isa. Unahin natin si Airblade. So ito yung mga tingin ko na advantages na kay Click 150i. Number 1, ABS. So ito yung pinaka-advantage ni Airblade kay Click 150i. Bali, safety feature para maiwasan yung pag-slip at aksidente. Number 2, power outlet. So, malaking tulong to sa mga long ride. Kapag nalabat ka, eh, pwede mong i-charge yung phone mo. Number 3, yung design. For me, eh, mas nagagandahan ako sa itsura ni Airblade kumpara kay Click 150i. Yung itsura kasi ni Click 150i, eh, common na, diba? Number 4, mas malaki ang compartment. So, mas malaki na halos 5 liters ang compartment ni Airblade. Bukod sa helmet, eh, pwede ka pa maglagay ng iba pang gamit. So, bali guys, ito yung tingin ko na 4 na advantages ni Airblade kay Click 150i. So, tignan naman natin yung advantages ni Click 150i kay Airblade. So, number 1, footboard. Ang tawag natin dito mga Pinoy, eh, gulay board. So, sa tingin ko, eh, very useful to, lalo na kapag mag-grocery or mamalengke. Kasi pwede mong ilagay sa gulay board yung mga pinabili mo. Bali, another storage to. Number 2, mas mababa yung upuan. So, mas mababa ng kaunti yung upuan ni Click 150i. And malaking tulong to sa mga riders na hindi katangkaran. Number 3, mas malaki yung fuel tank. So, mas malaki ng 1.1 liters yung fuel tank capacity ng Click 150i. Number 4, mas mura. So, sa 10,100 difference, eh, pwede ka pang makabili ng mga necessary gears like helmet, jacket, at paddings. So, bali guys, ito yung tingin ko na 4 na advantages ni Click 150i kay Airblade. So, sino nga ba ang panalo sa dalawa? For me guys, sa engine and performance, tabla sila. Sa features naman, ang panalo, si Airblade. Sa price naman, ang panalo, si Click 150i. So, overall, para sa akin, pareho silang sulit, base din sa presyo nila. They can give you the power of 150cc scooter. At syempre, yung fuel efficiency. Bali, Honda products to. So, expect na natin na matipid talaga sa gas. So, kung ang budget mo below 100,000, you can go for Click 150i na. Pero kung kaya mo naman i-adjust to 110,000, go for Airblade na.
Add ka lang ng 10,000 eh magkaka ABS at power outlet ka na. Pero syempre, depende pa rin yan sa preference mo guys. So nasa inyo pa rin ang desisyon. So guys, kung nagustuhan nyo itong video ko na to, eh huwag kalimutan i-like. At syempre, huwag din kalimutan mag-subscribe at i-hit ang notification bell para laging updated sa mga i-upload yung video. At syempre, malaking tulong din to sa channel ko.